May nagtanong sa akin, Sir, ask ko lang po, pwede ko ba kasuhan yung nangutang po sa akin na 30 at 15,000? Pero isang tao lang yan. Yung 15K po, sabi niya sa asawa daw po niya, yun pala ay ginaya niya lang ang pirma ng asawa niya. May kasunduan po kami, kasulatan po at pirma po nila at ID na photocopy po, no? Niloko po ako nung tao, sabi po kasi sa asawa niya po yung 15. Yun pala sa kanya napunta yung pera. Nakausap ko po kasi yung asawa niya at naka-video po ako habang kinakausap ko po yung asawa niya. Ano po kaya pwede kong gawin? Balance po kasi niya is nasa 37. Okay. Okay, kung kagaya po nung sinasabi nyo na finorge yung pirma, well, meron hong panlilin lang nun at meron pong panlulokong nangyari, no? So, kung hindi ho talaga na siya nakikipag-ugnayan sa inyo, no? Eh, una hong paggawin nyo, padalan nyo hong una ng demand letter, no? At isaan nyo lahat yung ano, yung kung meron. Kasi may kasulatan, sabi nyo nga ako, may kasulatan kayo. Taka may ID kayo na photocopy. So, malakas una, malakas na ho na ano yan, na pagpapatunay na talagang may utang sa inyo, no? So, daanin nyo po sa proseso, no? Ang gawin nyo po, padala muna kayo ng demand letter, no? Sabihin nyo yung magiging consequence pagka hindi nyo, hindi ho siya nagbayad, no? Kung hindi nyo kayang gumawa ng demand letter ng sarili nyo, magpatulong ho kayo sa abogado, no? Kung hindi nyo kayang magbayad ng abogado na privado, pumunta ho kayo sa PAO, no? Or sa mga notarial, no? Magpa-draft kayo kung ano-ano. Pwede naman ho yun, no? At i-serve nyo ho sa kanila, no? Pinakamaganda ho yan is dalawang klase na pagpapadala. Ibigay nyo ho ng personal, no? Ibigay nyo ho ng personal sa kanya, no? Pangalawa po is ipamail nyo registered mail para po may return card. Okay. Ngayon po, pagka hindi ho siya tumugon dun sa inyong demand letter, no? Na pinadala nyo. Kasi bilalagyan nyo kung ilang days o hanggang kailan nyo siya bibigyan ng pagkakataon na makabayad, eh. Pagka hindi niya ho natugunan yon, eh, po pwede na ho kayong magsampa ng kaso. Ano po? Ito ho kasi, base ho dun sa message ninyo, dinaya lang yung pirma, no? Kailangan niyo ho kasing patunayan to na finorge niya yung pirma ng asawa. Sa bagay, sabi niyo ho kasi, nakausap niyo yung asawa at may video pa kayo, no? Sa totoo lang po, hindi ko ho linya kasi yung, kasi abogado ko makakasagot nito, no? So, ang abiso ko ho, dumulog kayo sa abogado. Hindi ko ho kasi alam kung tatanggapin ng korte yung video na ginawa ninyo na sinasabi nung asawa niya na hindi sa kanya napunta yung pera, no? At wala siyang alam doon na hindi siya pumirma doon sa ano. So, kasi ho, para po mapatunayan niya na estafa yan, no? Na hindi niya talaga ini-estafa na kayo, is kailangan mapatunayan nyo talagang may panluloko at pandilin lang. Kasi isa po yun, eh. Actually, mayroon pa siyang kaso dun, forgery yun pag napatunayan. So may kulong din ho yun. Ang alam ko, no, criminal case yun, no. Pinakamaganda po dyan is dumulog ho kayo sa abogado, no. Kagaya yung sinabi ko kanina, kung hindi nyo pa ho kaya na magbayad ng pribadong abogado, dumulog ho kayo sa PAO. Ano po, sila ho ang makakasagot niyan, no? Mga abogado lang ho ang kayang sumagot niyan, no? Yung sa akin ho, nagbibigay lang ho ako ng advice based on my experience, no? At base ho sa aking mga natutunan, no, during ako po yun, habang ho ko'y nangungulekta, no? Kasi ho, kahit papano, nakapag may nakasalamuhan naman tayo mga abogado, no? So kahit papano ay nakakaintindi naman po tayo sa batas. But don't take it from me lang po, no? Dumulog ho kayo sa abogado.
pinakamainam po yun. That's the safest way to do it. Kasi ho, sensitive yan eh. Kailangan ho kasi, kumbaga, kung talagang hindi niya tutugunan, no, di talaga siya magbabayad, eh sampahan nyo na ho ng kaso. No, I hope po na nasagot ko yung inyong tanong. Pasensya na po, hindi ko ho kasi talaga siya forte kasi batas ho yan. Sa ano yan eh, sa sampah ho kasi ng kaso yan eh. Kung sa mga sa small claims lang po yan, kahit pa paano, may alam tayo ng konti. Pero yung kagaya dyan ho, meron ng, kumbaga, pandaraya na ho. Kasi ginaya ho yung pirma, sabi niya po eh. At sabi pa nung asawa nga, may video kayo no, na yun nga, hindi siya nakakuha, hindi naman sa kanya nang napunta yung pera. No? Tsaka hindi ko alam kung tatanggapin ho ng korte yung video na ginawa nyo. So, abogado ang makakasagot niya. No? I hope po, nasagot ko no, at nakatulong ako kahit papano na magbigay ng yung abiso no, sa inyo. Maraming maraming salamat po sa lahat po na sumusuporta. No? At ako po'y overwhelmed no, sa mga nakikita ko po sa aking mga sa page no, sa aking YouTube channel, sa aking Facebook page, sa aking TikTok account no. Very overwhelmed po ako. Maraming maraming salamat po sa inyong suportahan. Hanggang sa muli po. Yun lang.